Isa po sa favorite verse ng ating Pangulo, yung sa Ecclesiastes po, na nagsasabing, "There is a time and place under the heavens. The Lord has a time and place for everything. A time to be born, a time to die. A time to build, a time to destroy. A time to bring up, a time to kill." Nagpapasalamat tayo during His time. Nag-focus ang Pangulo to build, build, build the lives of the Filipino people. Boss, maraming, maraming, maraming salamat sa iyo. God bless you more. Nasaan yung poster kanina? Ayan, yung dilaw, yung dilaw. Yung dilaw. Sabi sa poster, "Go, go, go." Alang Cayetano, Bongo, welcome. Thank you very much sa iyo sa pag-alalay mo sa ating mahal na Pangulo at siyempre sa pagbabantay mo sa siyudad ng Taguig. So without further ado, mga kapatid, the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Hindi na po ako kandidato, kaya tumahimik kayo. Senator Bongo, Taguig First District Congressman Alan Peter Cayetano, Taguig City Second District Congresswoman Maria Alarmi Lani Cayetano, Taguig Vice Mayor Ricardo Ading Cruz, PDP Laban Senatorial Candidate Harry Roque, Taguig City Second District Councilor Pami Zamora, Taguig First District and Second District Councilors in attendance. Maupo po kayo, sorry. Mga mahal kong kababayan, dalawa kasi ang sadya ko. Galing ako Pampanga, pero sabi ko magdaan talaga tayo sa Taguig. Kasi nandoon yung rally ngayon at ang lahat ng pumunta dito puro magaganda daw at gwapo. Totoo nga pala. Mga taga Maynila, magaganda. Pero ang lalaki lang ngipin ninyo. You know, una sa lahat, magpasalamat ako sa inyo, mga taga-Taguig, and of course, sila Army, pati si Alan Peter, kasi kayo ang gumawa para maging presidente ako. Ngayon, matatapos na ang termino ko at andito ako uli talagang. Alam ko na tinulungan ninyo ako. Kaya niyayaya ko kayo, wala naman akong ginagawa ngayon pagkatapos ng eleksyon. May bagong presidente na at nandoon na ako sa Davao, lahat kayo imbitado. Mga limang barko kayo. At palagay ko talagang aywan ko kung ano mangyari dito. Pagkarami. You know,
wala kang masabi sa mga itong sila Army, pati si Alan Peter. Lahat ng trabaho ng politiko ginagawa nila. Alam mo, minsan magsabi ka na politiko, pabalik-balik ka, pabalik-balik. Kung magtrabaho lang talaga, kagaya ko, I was mayor for 23 years sa Davao. Naging congressman ako, naging vice mayor ako kay Inday, at lahat na. Alam mo, sa awa ng Diyos, wala naman akong talo. 1988 ako nag-umpisa, tuloy-tuloy na yan hanggang presidente. At ngayon, nandito sa inyo magpasalamat. I hope that yung mga anak ko, si Inday at isang congressman, sana kung hindi na ako makatulong sa inyo, kung medyo tatanda na talaga ako, I hope na yung mga anak ko, sila na lang ang makatulong sa inyo, lalo na yung mga tao sa Taguig, kagaya ninyo. Mga kapatid ko, nung pumunta ako dito, naalaala ko pa, wala akong maraming pinangako sa inyo. Kasi alam ko talaga, and even the presidential debate, mga ilan lang ang sinabi ko. Bigo na ang krimen medyo masama. Ang droga talagang aywan ko. Kasi ngayon, bilyon na ang pumapasok. Pero kayo na mismo ang makaalam nito. Bilyon ang pumapasok na droga ngayon. I don't know what... Hindi ko alam talaga kung anong gawin natin. Baka naman siguro marunong kayong pumatay. Patayin na lang ninyo yung mga putang ina na yan. Alam mo, may isa ka lang sa isang tahanan. May isa ka lang kapatid o anak. O pag pumasok ng isa lang, that family becomes dysfunctional. Problema na talaga. At marami yan. Kaya ako dito, well, of course, in addition sa papasalamat ko, na sinasabi ko lang, baski wala na ako, kayong mga drugista, putang ina, papatayin ko talaga kayo. O, pati yung mga drugista doon, no? Diyan banda, hindi ko sinasabi kayo. Basta diyan banda. So, wala akong masyadong pinangako. Sabi ko, edukasyon. Ngayon, nandiyan na ang batas para sa pag-aral tertiary. Tapos na. Sabi ko sa iyo, hospital. Nandiyan na ang mga... Ano ba yung tawag nung yawa? Basta may malasakit kay Bongo yun. Noon kasi, pag may resita ka sa doktor, pupunta ka pa kung saan, kung wala kang pera, mag-uutang ka. Ngayon, nandyan sa ospital na mismo.
maraming tables dyan. Anong problema mo, dyan mo na eh, tangina, may magandang babae dito. Dalaga ka. Ma'am, dalaga ka. Sana yung pulis, kunin mo ito dito. Magpa-picture lang tayo maya. At makatira ka lang man sa Malacañang kasi mga dalawang araw. Baka makuha pa ng iba dyan, maraming lalaki dito. Kunin mo kasi magpa-picture kami. Ayan, dyan ka. Dito ako nakatingin. Original po, pre. Original po, pre. May asawa ka? Wala po. Hiwalay na. Opo. May asawa, hiwalay na. Opo. Yeah, mas mabuti. Wala kang boyfriend ngayon. Wala po. Hiwalayan mo para wala tayong problema. Tayo na talaga itong babae ay nakakasira. Tempo na lang ako doon, ma'am. Sige lang, maya. Ano nga ang pinag-usapan natin? Ano yun? Yeah, yung ospital. So, edukasyon nandiyan na. Universal healthcare nandiyan na. Pinasaw namin. Tapos na yung batas na yan. So, kukunti na lang ang papatapos na ako. Basta yung lahat na pinangako ko sa inyo, kasi lilima lang, wala ba akong, andali, baka magtalsik ang laway natin dito. Huwag kayo magkuha ng kamera kasi. Hindi, baka magtalsik ng maalag gordon tayo. So, yun lang po. Hindi ko na ma... Kasi na... Magganoon ako doon sa... Baski na lang kung wala ng iba, pati ikaw. Maya, o oh, maya. Babawaan kita. Sino pa? So, ganoon na lang. Nandito pala, oh, marami dito ang mga kadugo ko. May maranaw ko dito. Maranaw.
May mga Maranao saan? Salam alaikum. So, ano pa? Wala na siguro. Ang akin lang, sa totoo lang, taos-puso talaga. Mahal na mahal ko kayo. Kasi tinulungan talaga ako ninyo. At gabay si Babakang Alaw, ano ko rin yung utang na loob ko sa inyo. Pero ako ha, ito prangkahan, walang alang-alang biro. Kung sakali man may problema ka, tapos baka sabihin mo makatulong ako, paalamin mo lang yung si Bongo o anong yung congressman ko na anak, si Paulo, ewan ko kung manalo ngayon, depende sa talaga akong naniwala ako ng destiny. Di ko talaga alam nung nanalo ako, bakit ako naging presidente. Hindi ko masyado ano talaga yan, gulong ng palad. Pero kaya lang, sabi nga ni you know, there is always a time for everything. Pag anak ko, pag buhay ko, but once upon a time in Davao and throughout the country, para akong bituin na talagang doon. Pero alam ko na yung bituin na yan, bababa rin ako. Isang sikat, lahat ng katangian nandyan. Pati sa mga magaganda. Kasi kung mamatay ako, dalhin ko na lang kayo sa... At huwag kayong matakot mamatay. Ako ang bahala sa inyo. Sa bagay, ilan lang dito ang magpunta sa langit. Karamihan dito, impirno yan. Kay Jesus! Alam ko, prepo, huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Pag nandoon na tayo, hindi matay tanggapin sa langit. Prangka-prangka. Ang problema, pagpunta doon sa gate ng langit, nandoon si San Pedro. Utang ina, yan lang ang santo na pumuntang langit, nagdala ng manok sa bungiro ang buang. Kaya, dalhin ko na lang kayo doon sa impyerno. At huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Pag doon na tayo lahat. Kayo, ito. Sobra kalate nito. Jesus, ang ginagawa ninyo ngayon. Alam ko. Pati yung mga lalaki dyan. Kala mo yung asawa mo. Puta eh. Paglakad na niyan, dalawa ang... So pagdating natin sa... Tapusin ko na lang istorya. Huwag kayong matakot kay Satanas. Kasi pagdating ninyo, pakitaan ko kayo ng exhibition. Pupuntahan ko yan si Satanas sa trono niya at sampalin ko yung putang ina ka. Umalis ka na dyan, kaya kung hindi putulin ko yung buddot mo, gawain kong bulalo yung putan. At sabihin, Satanas, tumabi ka na. Dumating na ang presidente ng Pilipinas na papalit sa iyo.
Yun lang mapangako ko. Wala na ako ibang mapangako. Wala na ako sa pistola. Pagkatapos, ang akin na lang, kung mamatay na tayo, ngayon may ko, kayong mga sa langit, pumunta na kayo doon. Ang maiwan sa karamihan sa iyo, Jesus! Lahat. Yun na lang at dialis na ako. Yung pangako, pumunta ka na doon sa ano. Magdala ka ng... Sayang ito. Mapunta pa sa iba. Nakakahiya lang. Alis na ako. Totoo. Maraming salamat. At maraming salamat sa ibaon ko. Huli ka na. Umpisa na tayo. Palagyan mo dyan. Doon sa likod ng stage, mag-umpisa na tayo. Huli ka na. Doon niya. Ayaw mo? Ay, natakot ka, no? Diyan, magdaan ka na diyan. Ayun. Ay, hindi bale. Bigay mo lang yung pulis ko din yung address. Balikan na lang natin kung wala na itong mga taga-Tagig. Mga ang lola ko Maranao, ha. Kayo mga taga-Tagig lahat. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. And now, may we invite the President together with Senator Christopher Lawrence Bongo.